video naman natin ngayon ang mga dating provincial bus company sa south ng Cebu. Ating balikan at ating bigyang pagkilala ang bawat kumpanya. At ating pasalamatan ang bawat kumpanya sa kanilang serbisyo sa larangan ng transportasyon nating mga Cebuano. Ating alamin ang kanilang paunahing ruta, ang ginagamit na bus units, ordinary bus ba o air-conditioned bus. Pero bago tayo magsimula sa ating video, intro muna tayo mga kabus fanatics! Kung bago ka pa sa aking channel, please subscribe, hit the notification bell for more video. Andrew. Ang Andrew ay isang minibus company sa Cebu South. Nagpapatakbo ng mga modernong mga ordinary bus na gawa ng local bus body assembly sa Cebu. Sa kanyang panahon, ang Andrew ay tinangkilik din ng maraming pasahiro. Pero sa kasamaang palad, ang kumpanya ay nagsara na. Ang Andrew minibus sa ngayon ay G-Bus Liner na. Ang pangunahing ruta ng Andrew bago magsara ang sumusunod: Cebu South Bus Terminal, Simalasibunga, vice versa. Cebu South Bus Terminal, Sibunga, vice versa. Cebu South Bus Terminal, Carcar City, vice versa. N&N Dos Hermanos. Ang N&N Dos Hermanos ay isang minibus company sa Cebu South. Sa kanyang panahon, ang N&N Dos Hermanos ay tinangkilik din ng mga maraming pasahiro. Nagpapatakbo ng mga moderno at mga branyong minibus units ang N&N na gawa ng local bus body assembly. Ang N&N Dos Hermanos bago nagsara ay nagtataglay rin ng mga magagandang bus units at magagandang design ang kanilang mga bus. Ang pangunahing ruta ng N&N Dos Hermanos bago magsara ang sumusunod: Cebu South Bus Terminal, Carcar City, vice versa. Canoneo Bus Lines. Ang Canoneo Bus Lines ay isang provincial bus company sa Cebu South. Sa kanyang panahon, ang Canoneo Bus Lines ay tinangkilik din ng maraming pasahiro, lalong-lalo na sa mga taong taga Toledo, Cebu. Ang Canoneo Bus Lines ay nagpapatakbo ng mga ordinary bus na gawa ng local bus body assembly sa Cebu. Ang kumpanya ay nagpapatakbo ng mga mahabang bus units na mayroong 3x2 seating configuration. Pero sa kasamaang palad, ang kumpanya ay nagsara na at nabili na ng Yanson Group of Bus Company. Ang pangunahing ruta ng Canoneo Bus Lines bago ito magsara ang sumusunod: Cebu South Bus Terminal, Alguinsan Pinamungahan, Bayatulido, vice versa. Cebu South Bus Terminal, Toledo, vice versa. Cebu South Bus Terminal, Balamban, Bayatulido, vice versa. Babi Express. Ang Babi Express ay isang minibus company sa Cebu South. Sa kanyang panahon, ang Babi Express ay tinangkilik din ng mga maraming pasahiro sa araw-araw. Ang kumpanya ay nagpapatakbo ng mga modernong mga ordinary minibus units na gawa ng local bus body assembly sa Cebu. Pero sa kasamaang palad, ang kumpanya ay nagsara na. Ang pangunahing ruta ng Babi Express bago ito magsara ang sumusunod: Cebu South Bus Terminal, Barili, vice versa. Dulz Transit. Ang Dulz Transit ay isang provincial bus company sa probinsya ng Cebu South. Ang kumpanya ay binubuo ng mga ordinary bus na gawa ng local bus body assembly sa Cebu. Sa kanyang panahon, ang Dulz Transit ay tinangkilik din ng mga maraming pasahiro. Ang mahigpit na kakompetensya ng Dulz Transit ang Corominas Brothers at ang Calbu Bus Lines. Pero sa kasamaang palad, ang kumpanya ay nagsara na. Ang buong kumpanya ay nabili ng Corominas Brothers. Ang pangunahing ruta ng Dulz Transit bago ito magsara ang sumusunod: Tuburan, Bayatulido, Cebu South Bus Terminal, vice versa. CBC Transport. Ang CBC Transport ay isang provincial bus company sa Cebu South na may rutang Cebu South Bus Terminal papuntang Toledo at sa mga karating lungsod nito. Ang kumpanya ay nagpapatakbo ng mga ordinary bus sa araw-araw na gawa ng local bus body assembly sa Cebu. Ang CBC ay isang dominanting bus company sa kanyang panahon bago ito magsara dahil sa mataas na kompetisyon. 9 Brothers. Ang 9 Brothers ay isang provincial bus company sa Cebu South na may rutang Cebu South Bus Terminal papuntang Toledo at sa mga karating lungsod nito. Nagpapatakbo ng mga ordinary bus sa araw-araw na gawa ng local bus body assembly. Ang 9 Brothers ay isang dominanting bus company sa kanyang panahon bago ito magsara. Dahil sa mataas na kompetisyon, ang kumpanya ay nagsara na. Cesaldo Bus Lines. Ang Cesaldo Bus Lines ay isang provincial bus company sa probinsya ng Cebu South. Ang kumpanya
ay may rutang Cebu South Bus Terminal papuntang Argao, Cebu, vice versa. Ang kumpanya ay nagpapatakbo ng mga ordinary bus na gawa ng local bus body assembly sa Cebu o sila mismo ang gumagawa. Ang Cesaldo Bus Lines ay kilalang malakas tumatakbo at ang may-ari ng kumpanya ay ang Cesaldo na tagalungsod ng Argao, Cebu. Dahil sa mataas na kompetisyon, ang kumpanya ay nagsara na Miranda Transit. Ang Miranda Transit ay isang provincial bus company sa probinsya ng Cebu South. Ang kumpanya ay may rutang Cebu South Bus Terminal papuntang Argao, Cebu. Ang kumpanya ay nagpapatakbo ng mga ordinary bus na gawa ng local bus body assembly o sila mismo ang gumagawa. Ang Miranda Transit ay kilalang bus company sa Argao, Cebu dahil ang may-ari ay galing sa Argao, Cebu. Ang mahigpit na kompetensya ng Miranda Transit sa kanyang panahon ang Cesaldo Bus Lines. Dahil sa mataas na kompetisyon, ang kumpanya ay nagsara na Superlines. Ang Superlines ay isang provincial bus company sa probinsya ng Cebu South. Ang kumpanya ay may rutang pinamungahan via Karkar, Busay, Cebu City, vice versa. Ang kumpanya ay nagpapatakbo ng mga ordinary bus na gawa ng local bus body assembly o sila mismo ang gumagawa. Dahil sa mataas na kompetisyon, ang Superlines ay nagsara na. At yan ang mga dating provincial bus company sa Cebu South noong 80s, 90s at early 2000. Mga kabus fanatics, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod nating mga video.